Naranasan mo na bang habang ikaw ay nanonood ng telebisyon o di kaya ay karaniwang i-scroll sa social media ay meron na lang biglang tumambad sa iyong lalaking tila umiigting ang mga panga at may mga pumupungaw na mga mata? Ako? Maraming beses na. Ngunit sa mga malawat pa nilang tampok na muka, tanso o personalang kutis, ay tila bigla mo na lamang napagtantuhan na sila pala ay nakasuot ng makeup. At syempre, hindi natin matatanggi na kahit isang beses ay natanong na rin natin sa sarili kung ang mga kalalakihan ba ay dapat lamang o pwede magsuot ng mga produktong kosmetiko o di kaya gumamit ng mga skincare products o produktong nagpapangalaga sa ating kutis. Ako po si John Lodir Sales at dito po ako upang sagutin ang iyong katanungan. Sa ating lipunan na kinalakihan nating nakasentro sa kalalakihan, naturuan tayo at lumaki tayo sa pag-iisip na ang kalalakihan ay dapat umakto bilang lalaki. Na ang kalalakihan ay ang mas angat sa buhay, na ang mga lalaki ay ang nakaangat na kasarian. Sila ang nananatiling breadwinner ng pamilya, hindi umiiyak, hindi hinahayaang matalo ng isang babae, at lalong hindi na nagsusuot ng makeup. Ngunit nagbabago ang ating panahon, at kasabay nito ang pagbago ng ating mga pananaw. Ngayon, marami na rin naniniwalang ang pagiging matagumpay sa buhay ay walang pinipiling kasarian, babae man o lalaki. Ang paglalahad ng ating emosyon ay kaakibat ng ating pamumuhay bilang isang tao. At ang pagsuot ng iba't ibang bagay ay wala ng pilipiling kasarian o sexualidad. Ang lahat ay para sa lahat. Sa katotohanan, mas marami ang mga kalalakihang metikuloso o alagayin sa kanilang sarili kaysa sa inaakala natin. Ngunit hindi lamang sila gaanong kabukas-isip na pagdiskursohan ito dahil ayaw nila o tatatakot silang makaranas ng diskriminasyon o mamalian ng kasarian. Nakalulungkot mang isipin pero ito ang katotohanan na marami pa ring tao ang sadyang mapanghusga. Kung tutuusin, ayaw nating lahat na masabihan tayo ng pangit o di kaya'y kaakit-akit ang gusto nating makita sa salamin. At kapag nangyari ito, ang una-una nating gagawin ay ayusin ang ating sarili. Maaaring bumili at magsuot ng estetikong pananamit, magsuot ng alahas, patirikin ang tindig, i-gel ang buhok o di kaya'y magkilay o sumunod sa isang skincare routine. Sa pangkaraniwang tao ay hindi niya ito masyado makikita bilang esensyal dahil maaaring iba ang gusto nilang pagtuunan ng atensyon. Kagaya ng pagtatrabaho para sa kanilang pamilya o di kaya'y meron silang profesyon na hindi naman kinakailangan ng mitsura o mukhang kaakit-akit. Ngunit sa industriya na kailangan ng face-to-face na interaksyon ay mananatili ang maamo, malinis at kapani-paniwalang mukha. Halimbawa, walang masyadong manunood ng teleserye kung hindi naman gaanong kagwapuhan ang leading actor nito. Hindi papatok ang negosyo ni ating sales lady ng pagbebenta ng kanyang produktong pangkilay kung ang kanyang kilay mismo ay kalat-kalat at hindi on fleek. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Emerald Site, ang pagiging kaakit-akit ng isang influencer ay nakaaapekto sa kanyang kredibilidad. Kaya't masasabi talaga natin na ang ating itsura ay nakaaapekto sa ating pagiging kapani-paniwala. Ngunit oo nga naman, wala tayong dapat baguhin sa ating panlabas na anyo. Hindi natin kailangan mamuhay ayon sa pamantay ng lipunan, pero kung pipiliin nating magpaganda o magpapogi, palagi nating isaalang-alang na ito ay ginagawa natin para sa ating sarili. Ngayon, ayos lamang ba na ang mga kalalakihan ay magsuot ng makeup? Siyempre naman, dahil ang ating gender expression ay hindi tinutukoy ang ating sexualidad. Hindi magiging bading ang isang lalaking kung gusto niyang magkilay. Siguro nga ito ay magiging beneficial dahil marami mga babae ang gusto ng makapal at buong kilay. Sa aking karanasan noon, may isang babaeng lumapit sa akin at sinabihan akong, nakaka-inlove naman niyang kilay mo. Pero hindi niya alam na nakakilay ako noon. Ngunit lagi nating tatandaan na ang glow up sa ating panlabas na anyo ay wala ring silbi kung hindi natin babaguhin ang ating pananaw sa buhay at ang ating pag-uugali. Kaya't kahit hindi mo naman kayang kabisaduhin, ngunit hindi mo naman din kinakailangang kabisaduhin mo ang mga ito, ang mga terminong toxic masculinity, gender roles, homophobia, misogyny, machismo, sexual orientation, at marami pang iba, may kodigo ako para sa'yo. Umaktong may pag-unawa at pagmamahal sa kapwa.
Ganun lang kadali. Naway sana'y may natutuhan kayong lahat at manatiling maganda. O sa madaling salita, stay pretty.